Good day, day, Sir Paya. Continue test ginawa nating billing system. So, shout out muna kay Nico Tadifa at Isan Muhammad sa ating mga supporter. Okay, so today, yung gagawin natin is so, dito tayo kay billing, no? Once i-print natin, so mag-generate siya ng billing. Okay, so yung ginawa natin is design muna tayo ng report viewer. I mean, form, report form. Tapos add tayo dito ng report viewer. Okay, so hindi pa ba tayo makapag-design, no? Kasi wala pa tayong ano. Delete lang muna natin itong report. Okay, so add muna tayo dito ng dataset. Add and then go to new item, then dataset. Data table. So this is a data table PO IT reference number at ID reference number type, cost ID, customer details. The customer ID. Customer details, address.
description is ID. Chart speed. Quantity. Okay, so meron tayong data table, I mean data set. Create tayo ng report. Select data set and then the default data set ito is DTPO. So add lang natin si ito lang description. Tapos quantity total. So yung size ng paper natin is short. So gawin natin siyang 7. Ayan. Adjust natin dito. So, gawin natin siyang 0.5. I mean 0.05. So, sa right is 0.
Okay, so yun lang siguro lagay natin na header, no? I mean na parameter. Sintet tayo ng image. Hanap tayo logo ng like. Dito tayo sa drive. Hanap tayo dito ng wait first, kasi nakalimutan ko yung name.
PO number. Yung name. Yung PO date. Tapos sa footer, lagyan natin siya ng ano, hindi lang tayo mag footer. Wait muna, dito na sa ba? So, billing. Ito na yung billing natin. View list. Ano bang format niya dito? Check muna natin yung format ng date. Is date. Month DY, okay. So, ito lang nga yung kukunan natin ng format. Report. Ayan. Format natin now. Month, day, year. Okay. Okay natin dyan. Okay. Then, change natin yung name. Gawin natin siyang RPT billing. So, ayan. So, after natin siyang, ano, kukunin natin yung
Yung location. Okay. Tapos balik tayo dito kay print billing. F7 tayo and then ano? Ito muna. May dot dispose. Tapos atin ang reference. Import system dot data dot SQL client, then import Microsoft dot reporting dot WinForms. Tanggalin natin to sa load report. Try close this box 6. So, if ever may error, so dito siya. Ito yung tatanggap. Okay, tapos declare din ang variable, then RPT data source as report data source. Tapos try Requestasan muna natin yung ano, yung report natin. Report viewer 1 dot request report. Ayan. Then try with FRM report viewer 1 dot ano. Report that local report yung report path natin report path. Okay, so yeah, report, so report and then RPT billing dot rt lc. Okay, and then the data sources i-clear muna natin. Ayan, clear tayo ng ds dito. Ano, so dalawang try na yung nagawa ko, no? Tanggalin natin to. Ayan. Tapos as new data set 1, SQL data adapter. Select SRS from TBL PO where reference number is like RFE, then the active connection CN.
check natin yung ating dataset DTPO. Gawa tayo ng parameter, dime. As a new report parameter. Pepino. Pepino ba? Pepino pin embedded. Ayan. Okay, so add natin yung ating ginawang parameter, report viewer 1 dot local report dot sheet parameters. So cpp no copy. This is pay name and pay heading. Let now. Then report viewer 1. This is RPT. New report data source. Data set this that tables. Yung ating DTPO. Report viewer 1 dot local report dot data sources dot add natin to. So display mode Microsoft that reporting that inform that display mode that print layout. For viewer 1 that
tayo dito. Balik tayo kay P. Ayan. So, check muna natin to, yung status is, this is print. Time cleaning as string data. Grid view 1. Dot. Columns dot add ano not add a dot column index dot name if column name is equal to call print ba dali ko makalimutan ah call print tama then this is call name with frm print billing that could report oh na is yung reference number so yung reference number dito is yung pinakauna dito grid view 1 dot rows e dot row index that cell index 0 dot value dot string then next niyang kukunin is yung name is yung pangalawa so copy lang natin to then change the index to 1 and then next is check natin. Feed it. So, index 0, 1, 2, 3, 4. So, index 4. Ayan. So, this index 4. Okay. The top label false. FRM main dot panel 2 dot controls dot add FRM print billing dot bring to front dot show. So try natin. Kay billing. Tapos, example ito. Print natin. Okay. So, check natin kung saan yung error, no? Dito tayo. So, meron siyang reference telek as po okay. I think dito yung pag-add. Check natin.
Tama naman. Review new report. Tama, tama, report parameter. Then set natin, tama. Ba't nag-error dito? RPT billing, RPT billing RDLC. Tama naman. Parameter natin. So, if error siya, try natin mag-insert tayo ng Watch error, PO, PNAME, PDID. Tama naman na logic open. Open command, select command, select tip connection. Tables. Tama. Report parameter, report parameter. That local report that sheet parameter. Check may mga value naman. It's already 7 PM. Pwede ko pa mahanap yung value. Check natin. Billing.
Value. Yung date meron. Pero pag abot dyan, magproduce siya ng error. Ayan o, error. Dito. What error? Report the billing data sources clear natin tapos DS data source GSQL adapter tama okay so try muna natin tanggalin yung ano Ulit ka muna natin to. Okay. POPP. Create a parameter.
Ayan na, lumabas na siya. Siguro hindi ko lang save kanina yung sa report, no? Yung mga update, hindi ko na na-save papunta doon sa ating location ng ating file. PNMP dito, okay. Update tayo dito. Okay, so ayan. Lumabas na siya. Ayan, so yan lang muna yung gagawin nating tutorial. So tatapusin lang muna natin to and then balik tayo dun sa ating POS, okay? Bilisan lang natin to. So, ayan, okay. Ayan, so lumabas na siya. So, try natin siyang save to PDF. Tapos dito. Billing. Yung size niya is a short bond paper. Ayan, so ito na yung final natin na output. Okay. So ito is, adjust lang muna natin to. Adjust lang natin to. Wait. Last one.
Simple lang natin ito. Nalagyan ng ganito. Once may mga update tayo, ayan, tapos copy nyo lang yung update sa ating report. Lagay natin dito. Okay, so check natin ulit. So, ayan. Date printed, PO date, name, PO number, billing statement. So, ayan. Tapos tayo sa ating report. Okay. So, I hope meron kayong natutunan na bago. Ingat kayo palagi. Happy coding, everyone. Thank you.